In Christ alone my hope is found. He is my life, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground. When through the fiercest drought and storm, what heights of love, what depths of peace. When fears are still and striving seas, my comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless name, this gift of love and righteousness, sworn by the ones he came to save, till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied, for every sin on him was slain. Here in the death of Christ I live, there in the ground his body lay, light of the world by darkness slain. Then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. And as he stands in victory, since Christ has lost his grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's prescribed to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand till he returns or calls me home. Here in the power of Magandang hapon mga kapatid at ating mga kaibigan na ikinig. Mahayong hapon mga kaigsoonan o ang mga igala na ibang malum kapsat, maya pagkat panapon. So ito po ang ating tayo po'y as usual nagagalak at tayo po'y nagpaputuloy po sa ating gawain pangaral sa aras 4 po ng hapon. Sana po ito'y magpatuloy sa kalooban po ng Panginoon sapagkat ito'y napakagandang paraan para may pangalan po ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ito rin sa mga susunod na mga araw, unti-unti na po tayong babalik sa isang panibagong kayusan. Hindi pa tayo makakabalik doon sa dating pinanggalingan nating normal na sinasabi. Pero at least tayo po ay bumabalik unti-unti sa pagiging normal. At ipanalayan po natin na sa mga susunod na linggo, pagka ibinaba nila yung quarantine sa moderate general community quarantine, yun po, maaari na po tayong makasamba ka. Hindi nga po 100%, pero at least makakasama pa rin, makakasamba na po tayo. Yan po yung ating talagang inaasam. Pero po isang kapatid na nag-request na ipaliwanag daw po ang ating relasyon sa Diyos. Dahil sa mga born again, binibigyan po nilang diin na kinakailangan magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Pero ang makikita natin, hindi man nila sinasabi yung paraan, yung details,
kung paano po tayo magkakaroon ng tunay na relasyon sa Diyos. Paano natin makikilala ang Diyos? At paano tayo makikilala ng Diyos? Tandaan po natin, yan ang ibig sabihin ng relasyon, relationship. Yun po sa pangalawang Tesalonica, pangalawang sulat po ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, yun po sa unang kapitulo, ikawalong hanggang ikasyam na mga talata. Mabasahin po natin sa ating wika. Sapagkat tunay na matuwid sa Diyos, nagantihan ng kapigatihan ang mga nagpapahirap sa inyo. At kayo mga pinahihirapan ay bigyan ng kapahingahang kasama namin sa pagkapahayag ng Panginoong Jesus mula sa langit na kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel na nasa nagliliyab na apoy na magbibigay ng parusa sa mga hindi kumilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Ang mga ito'y tatanggap ng kaparusahan wala hanggang pagkapuksa at palalayasin sa harapan ng Panginoon at mula sa kalalatihan ng kanyang kalakasan. Yun po ang ating pagbabasa sa ating wika. Ito lang po sa New King James. In flaming fire, taking vengeance on those who do not know God and on those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. They shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. Doon po sa ating pagbabasa sa ating sa Tagalog, nasama yung verses 6 to 7. Ang emphasis po rito, o pagbibigay din, ay yung hindi po kumilala sa Diyos ay mapaparusahan sila. Yung hindi po kumilala sa Diyos ay sila po ay mapaparusahan. Nakikita po natin, kung tayo po ay mga Kristiyano, kung tayo po ay tumalima sa Ebanghelyo, hindi lamang po tayo naging naligtas. Hindi lamang po yun ang napunta sa atin. Kundi nagkaroon po tayo ng relasyon sa ating Diyos sa langit bilang ating Ama. Dito po sa, okay, magsama sa inyo lang po sa Tagalog. Dito po sa Galacia. Dito po sa aklat ni Pablo sa mga taga-Galacia. Dito po ang ating mababasa. Dito sa ikatlong kapitulo. Dito po sa ikadalampu-tanim hanggang ikadalampu-tito. Sa Galatians chapter 3, verses 26 to 27. Sapagkat kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Sapagkat ang lahat ay binautismang kay Kristo, ay binihis si Kristo. Dito po sinasabi na tayo po ay naging mga anak ng Diyos. Yun po sinasabi sa atin. Karoon po tayo ng relasyon sa Diyos bilang ating Ama. Doon din po sa Romans chapter 8, sinasabi na dahil tayo po yung mga anak, ay may karapatan tayo tumawag sa Diyos bilang ating Ama. Yun po makikita natin. So nagkaroon po tayo ng relasyon sa Diyos. Dito po sa Romans chapter 8, verse 15. Tignan natin sa ating wika. Romans chapter 8, verse 15. At mga sumusunod, makikita natin tayo naging mga Kristiyano, hindi lamang tayo naligtas, nagkaroon din po tayo ng relasyon sa Diyos bilang ating Ama. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkalipin, yung salitang Espiritu hindi po tumutungoy sa Espiritu Santo, ito po ay kalagayan. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng kalagayan ng pagkalipin upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng kalagayan ng pagkukubkob o Espiritu ng pagkukubkob. Na dahil dito'y tumatawag tayo, Abba, Ama. Ang Espiritu mismo ang nagpapatuto kasama na ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Ang Espiritu Santo po ang nagpahayag ng salita ng Diyos. Ipinahayag po niya ang kalooban ng Diyos. Kapag ka tayo sumunod doon sa ipinag Espiritu Santo, yan po ang ibig sabihin na ang Espiritu ay nagpapatuto kasama natin Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. So, ibig sabihin, tayo po ay mga anak ng Diyos. In other words, bilang mga Kristiyano, meron tayong relasyon sa
Diyos bilang ating ama at tayo kanya mga anak. Dito po sa English, for as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. For you did not receive the spirit of bondage, again to fear, but you received the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba, Father. The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God. In other words, kung tayo po yung mga anak ng Diyos, ang Diyos ay ang ating ama at tayo kanyang mga anak. So, mayroong relationship, di ba? So, dito natin makikita na talagang mayroong relasyon ang Diyos sa atin, tayo kanyang mga anak at ang ama ay ang ating Diyos ay ang ating ama. So, mayroon tayong kalagayan ng pagkakaroon po ng relationship sa Diyos. At ano man pong relasyon ay kailangan po ng pagkakaunawaan. So, may understanding. Pag mayroong relationship, mayroong understanding. Kasi mayroong kayong relasyon eh. So, mayroong kayo dapat kayo nagkakaunawaan. Ibig sabihin. At yan ay paraan ng pagkakaunawaan ay sa pamagitan ng pagkakaroon ng communication. Yun po makikita natin. So, dahil ang Diyos at tayo ay may relasyon bilang ang Diyos, bilang ating Ama, at tayo bilang kanyang mga anak, kailangan tayo mapanatiling relasyon na yun sa pamagitan ng pagkakaroon ng pagkakaunawaan o understanding. At ang understanding ay sa pamagitan ng pagkakaroon ng communication. So in any relationship, communication is very important. So kung talagang ini-emphasize ng mga born again that you should have a relationship with God, sa paanong paraan, di na sinasabi. Pero sinasabi ng Biblia, it is through our constant communication with the Father, sa Diyos, sapagkat siya ay ating ama at tayo kanyang mga anak. Ang communication ay nagpapalakas. Communication strengthens relationship. Yun po isang basic na katotohanan. Any relationship is strengthened by having communication. A constant communication will strengthen relationship. Pag palagi mayroong komunikasyon, ang dalawang nasa isang relationship, ito yung magpapalakas ng relationship na yun. Yun po isang katotohanan. Ang komunikasyon, anong ibig sabihin ng having communication? Pagka tayo po ay, alimbawa, meron tayong kaibigan, pag tayo may komunikasyon, nire-relay po natin ang mga bagay para maunawaan tayo ng taong yan, for instance. Nire-relay natin ng ating kaisipan at damdamin para maunawaan tayo. Yun ang importante sa communication. You communicate so that you'll be understood by the other. And you will understand the other also. Maunawaan ka ng karelasyon mo, kung ano man po yung relationship na yun, at maunawaan mo rin siya because of communication. So, yun po yung nagpapalakas ng relationship. At ang relationship, ang ibig sabihin ng pagkakaroon po ng relationship, you are having connection. Meron kayong connection sa isa't isa. You share. You share something with one another. So, meron pong espiritu ng pagkakaisa. And especially, yung pagtitiwala. Yun po ang ibig sabihin ng relationship. Pagka tayo po yung merong relationship, we have connection. Yan ang tayong connection, siyempre. That is why we have a relationship. At tapos, we share. We share with the other. At meron tayong espiritu ng pagkakaisa. At especially, meron tayong tiwala sa isa't isa. That's relationship. At ito po ay pinalalakas pagka merong constant communication sa yung tao o sino man na meron kang relationship with. Lack of communication will destroy any relationship. Pag wala tayong komunikasyon doon sa tao o sino man meron tayong relationship with, it will destroy the relationship kung wala tayong communication. So dito po may i-emphasize po natin that in a relationship, communication is important. Magtingin po tayo sa isang particular na halimbawa na parang gustong-gustong mapakinggan alas lang lahat ng tao. Maliban lang po yung mga
matandang binata o matandang dalaga na walang romantic relationship. In a romantic relationship, a man and a woman, yun po involved sa relationship, di ba? Sa romantic, man and a woman, man and his wife. Ito po ay nagsisimula dahil sila ay merong gusto sa isa't isa, fondness. Meron silang gusto sa isa't isa, di ba? Nagsisimula yun sa gano'n. And then it develops into a loving relationship o yung sinasabi nating agape, sacrificial love. So meron pong fondness, yan ang philia. Yan ang love based on mutual likes, etc. Pero meron ding love, yan ang sacrificial love. Yun po makikita natin sa pagrelasyon sa pamamagitan ng lalaki at ang kanyang asawa. And there is openness. Kaya yung komunikasyon sa mag-asawa, there is openness. There is oneness. Kaya nga po dun sa Genesis chapter 2 verse 24, tiiwan ng lalaki ang kanyang tamat ina at maikipisan sa kanyang asawang babae at sila magiging isang laman. There is oneness. Tapos, there is sharing. They're sharing in everything. Sa pangalan, sa pag-aari, the sexual relationship. There is oneness. And they will share in one family na kanilang madedevelop dahil sa relasyon na yun. So, hindi ito ako, kundi tayo at sila'y nagkakaisa. Dahil they have a relationship. Pagka tayo po ay mayroong relationship with someone we like, halimbawa, we communicate. Pag itinapansin nyo, pagka may kaibigan, pala gusto mo siyang kausap. Malagi, gusto mo siyang kausap. You spend hours talking. Ganon din sa mag-asawa. They spend hours talking. So, makatpil. Pero yung hindi mo, yung walang relationship o hindi mo gustong tao, you do not talk with them or with her. Hindi ka nakikipag-communicate because you don't have any relationship. You have no fondness, etc. So, makikita natin sa kahit na din sa tinatang romantic relationship at mag-asawa, na yan sa napakalapit na relasyon niya. It's even closer than parent-child relationship. Aminin natin yun, di ba? Because there is a limitation sa pagitan ng magulang at anak. Pero there is no limitation sa pagitan ng mag-asawa. Kung ganun po ang makikita natin that in a close relationship, there is openness, there is oneness, there is sharing, the same with our relationship with God. Walang pagkakaiba. Except that siyempre, siya'y mas mataas kaysa sa atin at tayo mas mababa. Well, with the same, ang pinag-uusapan po yung relationship, ganun din po, we are open at meron tayong feeling ng pagkakaisa sa Diyos and we share. Yung po, makikita natin dapat na may paliwanag sa sinabi tayo natin meron tayong relationship sa Diyos. So, balik tayo sa mag-asawa. Sa mag-asawa, there is constant relationship. Na pagka masyado na kayo magkakilala, alam na niya ang gusto mo, ayaw mo, alam mo rin kung siya nasa mood o wala sa mood, there are signals. Kasi magkakilala na kayo. Yun ay sa lalaki sa kanyang asawa and vice versa. Alam din ng misis mo kung anong gusto mo, ayaw mo, kung kinasa mood o kung anong signal. Alam niya. Alam niya kung galit ka na. Yung mga tao, pag galit sila, meron silang ginagawa. Alam niya, galit ka na. Alam mo rin kung galit na siya. Bakit ganon? Because of constant communication. Nagkakakilala kayo because of constant communication. You grow together as one. Eh later, ang tingin niya lang, alam mo na. Signal nga lang eh. Because you grow together as one because of constant communication. So, emphasis rito, hindi po nag-iiba ang komunikasyon natin sa Diyos. Pero ang pagkakaiba lang, the kind of relationship. Ang Diyos, ang ating Ama, at tayo ang kanyang anak. Meron pa rin kailangan na we should have constant communication with our God sapagkat siya ang ating Ama. So, how do God communicate with us? Sabi nagsasalita.
Meron pang maliit na boses na, ngalang, how does God communicate with us? Hindi po siya nagsasalita personally sa atin. Because hindi yan ang paraan na pinili ng Diyos. Ang communication po ay sa pamamagitan ng kanyang salita, ang kanyang Biblia. Dito po sa Matthew chapter 4 verse 4, nung sabi ni Satanas, gawin mong tinapay ang mga batong ito kanya. Ang sagot ng Panginoon, at siya sumagot at sinabi, nasusulat, hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Dito natin makikita, our relationship with the Father is a spiritual relationship. It is not a physical relationship. Ang Diyos ay hindi isang physical na nilalang. It's not a physical being. It's a spiritual being. So, ito ay spiritual na relationship. So, ang kailangan dyan, siya ay nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. So, God communicates with us through His Word. Sabi niya, nagaling sa bibig ng Diyos. Lahat po ng Scriptures, the Holy Scriptures, ito po ay galing sa bibig ng Diyos. Lahat ng kasulatan na kinasya ng Diyos ay mapapakinabangan naman sa pagtuturo, sa pagsasala, sa pagwawasto, at sa pagtuturo sa katwiran upang ang tao ng Diyos ay magisakdal, tinurang lubos sa lahat ng gawang mabuti. All Scriptures given by inspiration of God. Literally, all Scriptures given by God's breath. Tandaan po natin, hindi ka pwede magsalita nang wala kang ininga. Naranasan, maaaring naranasan na natin yung nakaramdam tayo, sobrang sakit na hindi ka makahinga. Walang lumalabas sa bibig mo. Because when you speak, kailangan mo lang hangin. So kaya God's breath, inspiration means by God's breath. So in other words, lahat ng nakasulat sa Biblia ay ito'y sinabi ng Diyos. Ito'y galing sa Diyos. So ang ating komunikasyon, ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin sa pamagitan ng kanyang banal na kasulatan. Makikilala natin ang Diyos sa pamagitan ng banal na kasulatan. Because hindi siya nakikipag-usap sa atin ng personal, katulad ng tao, because is a spiritual being, siya nasa lang, wala sa lupa. So he communicates, ang piniling komunikasyon ng Diyos sa atin ay sa pamagitan ng salita ng Diyos. Sa pamagitan ng salita ng Diyos, makikilala natin ang karakter ng Diyos. Sino siya? Ano siya klaseng Diyos? Ano siya klaseng Ama? Makikita natin sa pamagitan ng naisulat sa salita ng Diyos. Bumunta po tayo sa Old Testament. Dito po sa aklat ng mga awit. Ito po ang mga awit po ay magandang basahin. Sila po aawit ng papuri sa Diyos. Dito po sa 135, ito rin po pinakamahabang aklat sa buong Biblia, 135, dito po sa verse 1 to 6. Basahin po natin. Purihin ang Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Teka muna po. Meron na pong nangyari doon sa ating aplikasyon. Ulitin ko lang po. Kasi nagkakaroon ng problema itong aking aplikasyon sa ang Bible.com na ito. Ibalikan po natin. Sana po ito ay maayos na. Dito po sa aklat ng mga awit. Ulitin po natin. Awit. Ayan, ang mga awit. 135. Ayun. Purihin ang Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Magpuri kayo, mga lingkod ng Panginoon. Kayo'y nagsisitayo sa bahay ng Panginoon, sa mga bulwagan ng bahay ng ating Diyos. Purihin ang Panginoon sapagkat ang Panginoon ay mabuti. Umawit sa kanyang pangalan sapagkat ito'y kaibig-ibig. Sapagkat pinili ng Panginoon si Jacob para sa kanyang sarili, ang Israel bilang kanyang sariling pag-aari. Sapagkat nalalaman ko ng Panginoon ay dakila, ng ating Panginoon ay higit sa lahat ng mga Diyos.
ginawa ng Panginoon anumang kanyang kinalulugdan sa langit at sa lupa, sa mga dagat at sa lahat ng kalaliman. Doon dito po sa mga talatang ito, ano nakilala natin sa Diyos? Tayo po, siya po ay dakilang Diyos kanya. Sabi po sa atin, ba't siya dakilang Diyos? Siya po ay siya mabait na Diyos kanya. At siya po ay meron pong kapangyarihan gawin ang gusto niyang gawin. So ito po ay in contrast to the idols, ito ang ating Panginoong Diyos kanya. Siya po ay mabait na Diyos. So verse 3, praise the Lord for the Lord is good. So ang Diyos ay mabuti. Sabi pa, so verse 5, for I know that the Lord is great and our Lord is above all gods. So dakila sa lahat ng mga Diyos kanya. Whatever the Lord pleases, He does in heaven, in earth, in the seas, in all deep places. So dito makikilala natin ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay dakila, at ang Diyos ay mayroong kapangyarihan gawin ang kanyang gustong gawin. Yet, God has a free will. So paano natin nang, so sa pagbabasa ng mga bahagi ng banal na kasulatan, nakikilala natin kung sino ang ating Diyos. Siyempre, hindi natin lubos na makikilala sapagkat hindi natin siya nakikita na mukha sa mukha. Pero pinapahayag niya ang kanyang karakter sa atin sa pamagitan ng mga nakasulat na kanyang mga salita. Ito pa rin po sa aklat ng mga awit. Ito po sa 63. Psalm 63. Ito naman po ang ating mababasa. O Diyos, Ikaw ay aking Diyos. Ahanapin kitang maaga. Nauuhaw ako. Nauuhaw sa iyo ang aking kaluluwa. Aking laman sa iyo'y nananabik. Gaya ng isang tuyo at lupang uhaw na walang tubig. Sa gayon, tumingin ako sa iyo sa tangtuaryo na minamasdan ng kapangyarihan at kalalatihan mo. Sapagkat ang iyong tapat na pag-ibig ay higit na mabuti kaysa buhay. Pupurihin ka ng aking mga labi. Sa gayon, pupurihin kita habang minabubuhay. Itataas ko aking kamay, tatawag sa iyong pangalan. Ang kaluluwa ko'y masisiyang gaya ng sa taba at sa katabaan. At ang bibig ko'y magpupuri sa iyo na, ng labing masaya. Kaya kapag naalala kita sa aking higaan, kanya. Tuloy po natin hanggang 11. Ginuginita kita sa pagbabantay sa gabi sapagkat naging katulong kita. At sa lilim ng mga pakpak mo'y maawit ako sa tuwa. Ang kaluluwa ko sa'yo'y nakatangan, inaalalayan ako ng iyong kanang kamay. Ngunit ang mga nagsisikap na wasakin ng buhay ko ay magsisibaba sa mga kalaliman ng mundo. Sila'y bibigay ng kapangyarihan ng tabak. Sila'y magiging biktima para sa mga asong gubat. Ngunit magagalak sa Diyos ang hari. Lahat ng sumusumpa sa pamagitan niya ay magpupuri sapagkat nabibig ng mga sinungaling ay patitigilim. Ito po ay isa rin pong awit ng pagpupuri sa Diyos. Sapagkat dito sinasabi ang Diyos ay mapagmahal. Your loving kindness is better than life. Doon sa verse 3. So bakit sinasamba siya? Dahil siya isang mapagmahal na Diyos. At siya po'y matulungin Diyos kanya. Doon sa verse 7, because you have been my help kanya. Therefore, in the shadow of your wings, I will rejoice. At siya rin po ay binibigyan niya pinababayaan yung kanyang mga anak. He will protect his children. But those who seek my life to destroy it shall go into the lower parts of the earth. They shall fall by the sword. Ito po yung siya rin David. Ito siya po ang pupuri dito. So dito sa mga sinulat sa Biblia, marami pa mga talata, pumili lang po tayo, makikilala natin kung sino ang Diyos. At sa pamagitan ng pagbabasa ng Biblia, God communicates to us at sinasabi kung ano ang gusto niyang gawin natin. Through His Word, we know His commandments. Ano bang utos ang gusto ng Diyos na gawin natin? Tulad po sa asawa mo, sinasabi kung ano gusto niya. At yun ang ginagawa mo. Sinasabi rin ng Diyos kung ano ang gusto niya na gawin natin. Dito sa Psalm 119 verse 97 hanggang verse 104. Ho, how I love your law.
It is my meditation all the day. You, through your commandments, make me wiser than my enemies, for they are ever with me. I have more understanding than all my teachers, for your testimonies are my meditation. I understand more than the ancients, because I keep your precepts. I have restrained my feet from every evil way, that I may keep your word. I have not departed from your judgments, for you yourself have taught me. How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Through your precepts, I get understanding, therefore I hate every false way. So ito po ang makikita natin, anong advantage na mangutos ng Panginoon? Sabi ni sumulat sa awit na ito, to your commandments make me wiser than my enemies. Ikay mas marunong kaysa sa iyong kaaway kung sinusunod mo ang kautosan ng Panginoon. Ikay mas marunong sa mga nauna sa iyo kung sinusunod mo ang kalooban ng Panginoon. At ang salita ng Diyos ang nagbabawal sa iyo para sa iyong mga paa para gawa ng masama kanya. Kaya nga hindi siya umalis. Yung taong ito, hindi siya umaalis sa mga kautusan ng Panginoon. So, sa pamagitan ng salita ng Diyos, ipinapakita ng Diyos ang kanyang mga kautusan. At sa pamagitan ng salita ng Diyos, sinasabi rin ng Diyos ang daan ng kaligtasan, the way of salvation. Yan lang naman po ang salita ng Diyos. God communicates through His Word who He is. God communicates through His Word His commandments, and God communicates through His Word the way of salvation. Dito po sa Psalm 68 verse 18 to verse 20. Ye have ascended on high, ye have led captivity captive, ye have received gifts among men, even from the rebellious, that the Lord God might dwell there. Blessed be the Lord who daily loads us with the benefits, the God of our salvation, Selah. Our God is the God of salvation, and to God the Lord belongs escapes from death. So ang Diyos ang nagpapakilala sa atin ng daan ng kaligtasan upang makatakas tayo sa daan ng kamatayan o daan ng kaparusahan o kapahamakan. So yun paraan. So God communicates to us through His Word. So that's God's part of the communication. Ang tanong, how do we communicate with God? Constant communication is important. Ang Diyos, hindi siya umaalis sa kanyang pakikipag-usap sa atin sapagkat palagi yan dyan ang kanyang salita. You know, it's ever with us. Ngayon, paano tayo nakikipag-communicate sa Diyos? So, hindi kasi ito yung relationship. It's a two-way communication. God communicates through His Word. How do we communicate to God? Paano tayo nakikipagtalastasan sa Diyos? Sa pamagitan ng panalangin. Dito po sa Matthew chapter 26 verse 41. Watch and pray lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing but the flesh is weak. Kung ating po naalala ito yung nasa atin sila ng Gethsemane at ang Panginoon ay nagdala ng tatlo sa kanyang mga alagad. Kaya lang dahil sa pagod ng panahon na yun, tandaan natin ito yung panahon na Lord's Supper, tapos umalis si Judas para tawagin ang mga sundalo na huli sa ating Panginoon, at ang Panginoon kasama ng kanyang tatlong alagad, siya yung nanalangin sa Garden of Gethsemane at siya nanalangin sa kanyang ama upang siya'y tulungan. At ito ang kanyang panalangin sa Tagalog dahil nakita niya ang kanyang mga alagad ay dahil sa pagod, inantok sila. Kaya maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu ay tunay na nanais, subalit ang laman ay mahina. Our flesh is limitation. Siyempre, napapagod tayo. Yung sabi niya, you have watch and pray. At ang ating pong panalangin na hindi lamang upang tayo po ay magkaroon ng lakas labas sa tukso, hindi yun. Upang maipakilala natin sa ating amang nasa langit kung ano ang mga ating mga pagnanasa, ang mga ating mga kagustuhan. So, basahin natin sa Philippians chapter 4, verse 6. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng
panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay paalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. So ang prayer po ay isang communication upang maipakilala natin sa Diyos ang mga bagay na ating kagustuhan. Sinasabi ng Diyos ang mga bagay na Kanyang gustong gawin natin. So our relationship is reciprocal. Pag nananalangin tayo, pinakikilala rin po natin ang ating kahilingan sa ating Diyos. Kanya. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. So, ang panalangin po ang paraan para may pakilala po natin kung anong gagusto natin sa Diyos. Dito po sa 1 Peter chapter 3, verse 11. Mulain muna po natin sa ating wika, 1 Peter, dito po sa chapter 3, dito po sa verse 11. Ito po ang ating mababasa. Lumayo siya sa masama at gawa ng kabutihan, hanapin niya ang kapayapaan at ito'y lakaran, sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid at ang kanyang mga tainga ay bukas sa kanyang mga panalangin. Ngunit ang muka ng Panginoon ay laban sa mga gumagawa ng masama. At sino ang gagawa ng masama sa inyo kung kayo masigasig sa paggawa ng mabuti? Siyempre, ang good and evil are contrast. Pag gumagawa ka ng mabuti, hindi ka gumagawa ng masama. Ayun po. So, ito po makita natin. Ang Diyos, ang ating Ama, lagi siya nakatuon sa atin. Lagi siya nakatingin sa atin. Sabi niya, "For the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are open to their prayers." Siya'y palaging handa makinig sa ating mga panalangin. Sapagkat siya isang ama. Tulad ng ordinaryong ama, gusto niyang mapakinggan ang kanyang mga anak, makipag-usap sa kanya, di ba? So, ganoon din ang Diyos. Inihintay niya, inaasam niya ang ating mga panalangin. Dito po sa Apocalypse, so Revelation, sa pamamagitan ng sa matalinhagang paraan, ipinakita sa atin kung ano ang panalangin sa Diyos. Ano ba ang kahalagaan ng ating mga panalangin? Masahin natin. Pagkakuha niya sa aklat, ang apat na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda ay nagpatira pa sa harapan ng kordero ng bautisay may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng insenso na sa mga panalangin na mga banal. Hindi po literal ito kasi paano sila tutugtog ng alpha kung sa isang kamay may mangkok silang pulang insenso. Pero ito itong figurative. Ang ibig sabihin ng panalangin ng mga banal ay isang magandang tunog para magandang tunog sa tenga ng Diyos. At ito'y mabawang amoy sa kanyang ilong. In other words, gusto ng Diyos ang ating mga panalangin. Inaantay ng Diyos ang ating mga panalangin. So we communicate to God through our prayers. Meron po tinatawag natin public prayers pag tayo sumasamba, may nangunguna sa atin at nananalangin para sa lahat. But there are also intimate prayers. Sa relatlang relasyon, may tinatawag natin intimate moments. Ito yung pagkakataon ng dalawa lang. Walang iba. Ngayon din po sa pagitan ng Diyos at natin, may pagkakataon na kayong dalawa lang. Ito po sa Matthew chapter 6, verse 6. Basahin po natin. Ito po ang ating mababasa. Ito po sa Mateo chapter 6, verse 6. Ito ang ating makikita. Ngunit kapag ka ikaw, so pag ikaw, personal, ay mananalangin, ikaw lang mag-isa, wala kang ibang kasama. Kapag ngunit kapag ka'y manalangin, pumasok ka sa iyong silid at pagkasara mo sa iyong pinto ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim at ang iyong ama na nakakita ng mga lihim ay gagantimpalaan ka. This is an intimate moment. Kailan dala mo ng Diyos. So in a relationship, intimacy is very important. Yung pagkakaroon ng malapit. That's intimacy. At tayo ganun din sa Diyos. At yun siya pa magitan ng ating personal prayer sa Kanya. Those are intimate moments with God. Ito'y totoo sa mga tao. Sa mga mag-asawa, meron silang intimate moments. Silang dalawa lang. Sa magkaibigan, ganun din. Misa, meron kong markada kayo, pero there are moments na kayong dalawa na isa sa kaibigan mo.
Ganon din po makikita natin. There shall be intimate moments of God. At sa pamamagitan ng panalangin. Ikaw lang at ang Diyos ang nag-uusap. Sa Ingles, but you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father which is in secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. So in other words, meron tayong personal moments with the Lord. Ibig sabihin, kahit po yun ay panalangin, ganun din po sa, mamaya, makikita natin kahit sa pagsamba. There is a personal worship with God. Dito po sa Psalm 119, 145 to 152. I cry out with my whole heart. Hear me, O Lord, I will keep your statutes. I cry out to you, save me, and I will keep your testimonies. I rise before the dawning of the morning and cry for help. I hope in your word. My eyes are awake through the night watches that I may meditate on your word. Hear my voice according to your loving kindness, O Lord. Revive me according to your justice. They draw near who follow after wickedness. They are far from your law. You are near, O Lord. All your commandments are truth. Concerning your testimonies, I have known of all that you have founded them forever. So ito yung taong palaging mayroong komunikasyon sa Diyos. Tingnan nyo. Dawning of the morning, sa umaga, bago pa mag-umaga, siya po ay nananalangin. Pagkagabi, siya yung gising at siya nananalangin. Yung sabihin, ito, yung po ay mahalaga sa ating relasyon sa Diyos that we pray always, we pray constantly. Nandun po sa 1 Thessalonians chapter 5, tingnan po natin. Verse 21, hindi po ako nagkakamali kanya. Pray without ceasing. Palagi kayong manalangin kanya. Tingnan po natin eksaktong versikulo. Hindi po yung 521, 517. Yes, 517. Manalangin kayong walang patid. This is, itong tinatawag nilang hyperbole, exaggeration. Hindi naman tayo pwedeng nananalangin lang. Ang ibig sabihin yun, pray always. Yun po yung mahalaga sa ating communication sa relasyon sa Diyos. Pagka tayo po'y nananalangin, especially pag tayo po'y umihiling sa Diyos, you will know God through His response. Bakit? Dito po sa 1 John, ang Diyos ba'y nakikinig sa atin? Yes, of course. Wala siya nakikinig sa atin. Huwag siya lang masyado malakas ang ulan. Nagtitikatik po sa bubungan. Talakas ang ulan po ang boses ko para matalo natin ang ulan na ito. Ito ang ating kapanatagan sa Kanya na kung tayo humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, tayo pinapakinggan Niya. At kung ating nalalaman na tayo pinapakinggan Niya sa anumang ating hingin, nalalaman natin na tatatanggap natin ang mga kahilingan ang iniingi natin sa Kanya. Hindi lang natin napapasin kung minsan ang mga bagay na iniingi natin sa Diyos ayon sa Kanyang kalooban ay binibigyan Niya sa atin na hindi natin nalalaman, na napapansin. O kaya kung minsan, hindi talaga natin pinapansin. Pero God works through natural means. Mayroon tinatanong God's providence. Yung mga hiniling natin ginagawa sa natural na paraan. But we will know God when we pray and in response. Yung makikita natin. At sa Biblia, malalaman natin ang kalooban ng Diyos. You know God by reading the Bible and by prayer. At makita rin po natin ang ating worship should not be limited to public worship. Pwede tayo magsamba sa Diyos na tayo lang mag-isa. In an intimate manner, tayo po yung manalangin, basahin natin ang salita Niya, tayo mawi. And you're worshiping God. Yun po yung intimate moments with the Lord. Hindi lang palaging public worship. Umili tayo lang isang oras, isang gabi, etc. na tayo lang mag-isa. And then we pray to God. Tayo po ay magbasa ng Kanyang salita at tayo umawit. And then you are worshiping God. Yun po isang magandang paraan. Ang ating pong response kung kilala natin ng Diyos is to obey God. Kilala natin siya. Siya ay mga Panginoon ng Diyos. Siya po ay nagbibigay ng biyaya sa mga sumusunod sa Kanya.
at siya po ay nagpaparusa sa mga hindi sumusunod sa kanya. Siya po ay isang mabait na Diyos, siya ay dakilang Diyos, siya ay tumutulong sa mga sumusunod sa kanya. At hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang ipinahayag tungkol sa kanyang sarili by the revelation of the Holy Spirit. Yun ba? So, we have a personal relationship with God. Pag meron tayong suliranin, sabihin natin sa Diyos. Lumalakas po uli. Dito po sa 1 Peter chapter 5, basahin po natin. Hindi natin tayo matatalo ni Satanas. 1 Peter chapter 5, tingnan nyo. Dito sa verse 7, ilagak ninyo sa kanyang lahat ng inyong kamalisahan sapagkat siya nagmamalasakit sa iyo. When you, sino ang tunay nagmamalasakit sa atin? Ang Diyos. Cast your care upon Him for He cares for you. Pag lahat ay wala na tayong pag-asa, return to God. Sapagkat siya lamang ang tunay na nakakaunawa sa atin. Di ba? Kumisa, kahit na yung mga malapit natin kaibigan, pag dumating tayo sa problema, niiwan tayo. Hindi ang Diyos. Kung tayo tapat sa Diyos, alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan. At hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Dito po sa Hebreo, chapter 13, masahin natin. Dito sa verse 5. Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo masiyahan sa kung anong meron kayo sapagkat sinabi niya sa namang paraan na hindi kita iwan o pababayaan ma. Meron siyang pangako sa atin, di ba? Pero hindi tayo nakikipag-usap sa Diyos. Nakikipag-usap tayo sa Diyos. Constantly. Constantly. Hindi lang sa panahon na kailangan natin siya, but every day. Constantly. Tayo manalangin sa Diyos. Yun po ang lesson ng yung mga panalangin ng mga Hudyo. Meron silang oras ng panalangin. Alam niyo si Pedro ay pumumakit sa bubungan alas 12 ng tanghali. It's an hour of prayer. Alas 3 ng hapon. Alas 6 ng gabi. There are hours of prayer sa mga Hudyo. Yun po ay isang physical na manifestasyon sa atin na palagi tayong manalangin sa Diyos. Sa Diyos lamang, tandaan natin, is the only one we can absolutely and consistently trust. Siya lamang po ang pwede natin talagang mapagkakatiwala. Dito po sa Romans chapter 3 verse 4, isa sa mga bagay bakit mapagkakatiwalaan po natin ng Diyos ay hindi siya sinungaling. Sa Romans chapter 3 verse 4, certainly not. Indeed, let God be true, but every man a liar. As it is written, that you may be justified in your words and may overcome when you are judged. So, siya lamang po ang ating pwede talagang pagkatiwala. Dahil hindi siya sinungaling. Sa Titus chapter 1 verse 2, in hope of eternal life, which God who cannot lie promised before time began. Siya lamang ang ating we can absolutely and consistently trust ang Diyos lamang. Kailangan natin siya pakinggan. Dito po sa mas magandang basahin po ito sa Tagalog, sa Pilipino. Dito po sa Kamikaan, chapter 1. Ito po ay tinatawag na personification, yung karunungan ay umihiyaw kanya. Yun po ay tinatawag na personification pagkat ang karunungan ay hindi pwedeng sumigaw, di ba? Dito po hanggang sa verse 32. Ang karunungan ay sumisigaw ng malakas sa lansangan. Kanyang inilalakas ang kanyang tinig sa mga pamilihan. Siya'y sumisigaw sa mga panulukan, sa pasukan ng mga pinto ang bayan. Kanyang sinasabi, hanggang kailan o walang mga buwang kaiibig sa inyong kawalang kaalaman? Hanggang kailan ang mga manunuya ay matutuwa sa panunuya at ang mga hangal ay mamumuhi sa kaalaman? Sa aking saway ay bumaling kayo. Narito, ibubuhos ko ang Espiritu sa inyo. Ang salita ko ipapaalam ko sa inyo. Sapagkat ako'y tumamag at kayo'y tumanggi. Iniunat ko ang aking kamay at walang nakinig. At dahil ang lahat ng paya, winalan niyong saysay at tayo'y tanggapin ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa inyong kapahamakan. Ako'y manonuya kapag ang takot sa inyo'y dumating. Kung ang takot ay dumating sa inyo na parang bagyo.
At ang kapahamakan ay dumating na parang ipo-ipo kapag ang hirap at tapis ay dumating sa inyo. Kung magkagayoy, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Ahanapin nila ako mabuti, ngunit hindi nila ako matatagpuan. Sapag kinamuhian nila ang kaalaman at hindi pinilin takot sa Panginoon. Ayaw nila sa aking payo, hinamak nila ang lahat ng pagsaway. Kaya't kakainin nilang bunga ng kailang sariling lakad at mabubusog sa kanilang mga sariling pakana. Sapagkat ang pagkaligaw ang pumapatay sa walang alam at ang pagwawalang bahala ang sumisira sa mahangal. Ngunit ang nakikinig sa akin ay tatang tiwasay at papanatag na walang takot sa kasamaan. Dito po sa English, wisdom calls aloud outside. She raises her voice in the open squares. She cries out in the chief concourses at the openings of the gates in the city. She speaks her words. How long, you simple ones, will you love simplicity? For scorners delight in their scorning, and fools hate knowledge. Turn at my rebuke. Surely I will pour out my spirit on you. I will make my words known to you, because I am called and you refused. I have stretched out my hand and no one regarded, because you disdained all my counsel and would have none of my rebuke. I will also laugh at your calamity. I will mock when your terror comes. When your terror comes like a storm, and your destruction comes like a whirlwind. When distress and anguish come upon you, then they will call on me, but I will not answer. They will seek me diligently, but they will not find me, because they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. They would have none of my counsel and despise my every rebuke. Therefore they shall eat the fruit of their own way and be filled to the full with their own fancies. For the turning away of the simple will slay them, and the complacency of fools will destroy them. But whoever listens to me will dwell safely and will be secure without fear of evil. So yun po makikita natin kung tayo po'y nakikinig sa Diyos. Dito po, pag hindi tayo nakikinig sa Diyos, ang lilitaw sa atin ay kapahamakan. Pero kung tayo po ay nagkikinig, sabi nga po sa pinakahuling talata, ngunit ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay at papanatag na walang takot sa kama. God communicates with us through His Word. But if you refuse His communication, He will also refuse us pag tayo makikipag-usap sa Kanya. It's a mutual relationship, di ba? Then po sa 2 Thessalonians chapter 2, 9-12, the coming of the lawless one is according to the working of Satan, with all power, signs, and lying wonders, and with all unrighteous deception among those who perish, because they did not receive the love of the truth, that they might be saved. And for this reason, God will send them strong delusion, that they should believe the lie, that they all may be condemned, who did not believe the truth, but had pleasure in unrighteousness. So tingnan po ninyo, God communicates. But if you refused, God also will refuse pag tayo po tatawag sa Kanya. Ito po ang ating panalangin, which is unique sa isang Kristiyano. Hindi ito pwedeng sabihin na mga hindi Kristiyano. Ito lamang ay sa mga Kristiyano. Usahin po natin sa mulang-una sa ating lingwahe, Philippians chapter 1. Ito po yung panalangin ni Apostle Paul. Pero ito isang unique lamang sa mga Kristiyano. Sapagkat sa galang aking namabuhay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ngunit kung ako'y mabubuhay sa laman, ito'y magiging mabungang pagpapagal para sa akin. Ngunit hindi ko alam kung anin ang aking pipiliin. Sapagkat ako'y naipit sa pagitan ng dalawa at aking nais ay umalis at makasama si Kristo, sapagkat ito'y gate na mabuti. Ito yun sa atin lang. Tayo lamang ang nagsasabing, sapagkat sa galang akin, ang mabuhay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Because we have a relationship with God. So, summary po ng ating pag-aaral sa hapong ito. If we are Christians, we are children of God. We have a relationship with God as our Father.
So we have to have constant communication with Him through our prayers, through our intimate prayers to Him, sa ating mga paghiling, sa ating mga pagpupuri. Ang panalangin po, isang uri ng pagpupuri. Sa ating paghiling, ng ating mga kahilingan ay sa Kanyang kalooban. And our personal, intimate worship to God. And siyempre, yung ating pagsunod sa Kanyang kalooban, that's a proof of our relationship. Kung talagang siyang ating Ama, kailangan tayong lumakad sa liwanag sapagkat siya nasa liwanag. So yun po ang ibig sabihin ng having relationship with God. Hindi ito yung magic o overreacting o overacting na ginagawa ng iba. No. It's just like any relationship. It's an open, there's sharing, there's trust. Yun ang relasyon natin sa Diyos. So we have to talk to God through prayers. And we express our gratitude through our personal worship. E siyempre, importante rin yung public worship. Yun din yung utos niya. But, gawin din natin ng personal worship, prayers, singing, reading His Word. Dahil po ay mapapalapit tayo sa ating Diyos na nasa langit. Yan ang gusto niya. That we will be close to Him through our prayers and our constant worship and our constant obedience to the Word of God. Ito mga born again, relationship, hindi man sila sumusunod sa kalooban ng Diyos. What kind of relationship is that? Sabi ng Panginoon, umawit sa inyong mga puso, gumagabi sila ng palugtog. They do not even obey the gospel. Hindi mo sila nabautismo sa tunay na kahulugan ng salitang bautismo. Do they have relationship with God? No! Definitely, they don't have relationship with God. We, the true Christians, are the ones who have relationship with God. Huwag natin sayangin. We have to develop that relationship to our constant communication with God, the Father in heaven. So ito po ang ating pag-aaral po sa hapong ito. Nagpapasalamat ako. Hindi natuloy yung malakas ng ulan. Talagang malakas ang magsak po ng ulan kanina sa bubunga. Baka narinig din nyo. So, batiin muna po natin ng mga kapatid. Ang ginagamit ko po yung live producer. So, hindi ko alam yung joints. Doon sa lumang version, makikita nyo yun. Pero ang problema doon sa lumang version, walang titulo naman yung video. Rafael Ortiz, present. Kennedy Piligambol, present. Carlos Dacido, ganda nga po sa lahat, brother. God bless you always and your family. Sa'yo rin, brad. Randy Calilo Senes, good afternoon. Sabi ni Brother Lenito Tranisa na isang Ilocano, na ibag ng amalim, kapsat, kastamat, kengkang, brad. Vicente Kay, magandang hapon sa mga kapatid. Magandang hapon din sa iyo, brad, at mga kapatid. At tapos, meron na yata mga tanong. At ito si Grace Tagaygay, magandang hapon po sa lahat ng mga tagapakinig. Jenny Luciano, watching po. Yung Bautista, watching and listening. Rupert Gaspar, present. Jimmy Lacambra, present. Bachi Sika, from Australia, present. Rachel Goto from Japan, present. O, tingnan po niya. Meron pong ibang nakikinig, hindi lang sila nagko-comment. Punta na po tayo sa mga comments at mga tanong na yung nakita comments kanina. Ito, si Kennedy Piligambol, prayer is one communication with God. It's actually our only communication with God. Kasi doon ka na nakikipag-usap sa Kanya. There is no other means of communication. Wala nang iba. So that prayer is very important. Kaya po mga Kristiyano, they should be a prayerful people. Because that's the only communication with God from our end, sa atin. Kasi pagkat ang Diyos, nakikipag-usap siya sa pamamagitan ng kanyang salita. The Muslims, when they open the Quran, they should wash their whole body. This is what I observe with them. Do we apply the same with our Bible? No. We are not, the New Testament is not a physical covenant. So our cleanness is not physical cleanness, but spiritual cleanliness. Ang Diyos ang nililinis niya sa atin ang ating espiritu, hindi ang ating katawan. Ang ating paglilinis sa katawan, it's a natural obligation, tao tayo. But sa Diyos, it is our spiritual cleansing. Yan ang mahalaga sa Kanya. When you approach God,
We do not approach Him as a sinner, but as a child of God. Makikita natin. Yun po isang Old Testament siguro, but Old Testament is a physical covenant. Kaya nga po, pag mabae ay natapos sa kanyang buwan ng bisita, they have to go to the priest for a cleansing ceremony. Ganun din, pagkatapos siya ng anak, ganun din. So it's a physical covenant. Because it's a physical kingdom. Iniiwasan niya siguro yung sakit o ano. So they have that physical cleaning. But we are not. Ours is a spiritual covenant. So it has nothing to do with physical cleansing. Brother Randy, talong Brad, yung sinasabi manalangin na walang pati, di lang beses na dapat, wala sinabi sa ating. So it's up to our schedule, it's up to our wisdom, karunungan, depends upon the situation. When we are in serious, pagka tayo nasa serious na kalagayan, mas madalas tayong manalangin, siyempre. But you have to pray always. Ganito lang. Pagkagising sa umaga, mawalalangin ka, pasalapit sa Diyos. At siguro, pag bago tayo kumain, o pagkataas natin kumain, manalangin tayo sa Diyos. Bago tayo matulog, manalangin tayo sa Diyos. Siguro yung bago matulog, yan ang ating intimate prayers with God. So it's up to us. Basta pray without ceasing. Hindi yung sinabing pray 6 times, 7 times, ito lang sa sinabi. So it's up to us. It's a test of faith. Siyempre, kung hindi ka close sa isang tao, hindi masyadong kinakausap. Kung hindi ka close sa Diyos, hindi ka palagi nananalangin. But if you are close with God, then you pray always. Di ba? Is there a difference between meditating and praying? Yes, there is. You meditate on the Word of God. Sabihin, ang salitang meditate, you look closely. You think closely. Yun lang meditating. You ponder on the meaning. Ang prayer is talking with God. You are talking with God. You are communicating with God. Yun na makikita na pagkakaiba ng dalawa. You meditate on the Word of God. 5 siya, si Brother Kennedy Quilly Gambon. 5 times a day, pray like our Muslim brothers do, comply with Thessalonians 5:17. Hindi sinabi sa atin lang beses. Basta ang sinasabi lang ni Pablo, we have to pray constantly. Every day, at least, we pray to God. Do not let a day pass without talking to God. Baka maging katulad lang tayo ng ilang mga bata, pag may kailangan lang, kinakausap yung tatay niya. Alam ng tatay niya, pag may gusto, kakausapin siya. Hindi ganun. Ayaw natin yun. Kinakausap pala ng anak mo pag may gusto siya sa'yo. Ganun din siguro pakiramdam ng Diyos. Pag nananalangin lang tayo, pag may gusto lang tayo sa Kanya, hindi. We pray constantly. We share. Noong nangyari sa atin sa buong araw, we pray and be thankful to God. We share our problems. Dahil sila lamang marunong at alam niya yung solusyon. Di ba? So yun, it doesn't say how often, but it say frequently. How frequent? It's up to us. Randy Kalilong, sa panalangin, wala bang posisyon na sinasabing iba dapat daw nakalo dahil hindi ah. Di ba yung dalawa, nakita natin yung dalawa, nakatayo sila. Nakatayo sila nananalangin. Yung pariseo at saka yung maniningil ng buwis. Nakatayo sila, tinanggapan ng Diyos. Yung panalangin ng isa dahil siya mapagkumaba, tinanggap ng Diyos. Yung isa dahil ipokrito, mayabang, hindi tinanggap ng Diyos. Kasi mayabang, mapagmataas. Pero nagpapakumbaba, tinagtignan nyo, nakatayo sila. The Luke chapter 18 verse 10. 2 men went up to the temple to pray. One a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood, so nandun position niya, nakatayo. So then prayed thus with himself, God, I thank you that I am not like the other men, extortioners, unjust, adulterers, or even as this tax collector. I fast twice a week. I give tithes of all that I possess. And the tax collector standing afar off, would not so much as raise his eyes to heaven, but beat his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. I tell you, this man went down
to his house justified rather than the other. Tinanggap pa na doon siyang panalangin ng isa. Oh, nanakot tayo naman. Pwede rin tayong ang Panginoon nung siya'y nanalangin sa Garden of Gethsemane, siya po ay nakapatira pa. Parang yung mga posisyon ng mga Muslim. Masaya natin. Sa Matthew 26. So, siya po ay lumuhod sa kanyang mukha. Nga niya eh. Masaya po natin. Dito po sa Matthew 26 verse 39, he went a little further and fell on his face and prayed. So, siya nakapagtira pa. Nakaganon siya sa lupa. O, nakalagay din na nakaluhod. So, in other words, the posture is not important. Kung ikay matutulog na, kahit nakahiga, pwede. As long as meron tayo, nagpapakita tayo ng paggalang at respect sa Diyos. Posture is not important. Otherwise, kanasana yan, consistent lang. Kung alam mo, kung nakaluhod, nakaluhod lang sana palagi. Ang Panginoon, di na siya nakaluhod, nagpapirapa pa sa sampa. Yun namang tax collector tsaka yung Pharisee, nakatayo naman sila. Tinanggap naman ng Diyos yung panalangin ng isa. So wala po sa posture. Si Brother Rupert Gaspar, nabuhay si Brother Rupert. Kapag may pagkakataon po ang isang Kristiyano makasambang ngunit ayaw niyang gawin, masasaya po ba itong pagpapabaya? Yes, that's forsaking the assembly. Eh meron kang pagkakataon, hindi mo ginawa. Bibigyan tayo ng halimbawa. Dito po sa general community quarantine, the government allows 10 to assemble. E kung ang kongregasyon, 10 lang. So you can assemble already. At kung ayaw ng mga kapatid doon, may problema sila. They are forsaking the assembly. Kulang lang pala ng palang tayo. Kapag sinabi niya, delikado, di ba sila lang tatrabaho araw-araw? E bakit di ba delikado yun? That shows lack of faith. Rafael Ortiz, dito sa Church of Christ, kulang na unawa ng ibang ibig sabihin na pakikipagrelasyon sa Diyos. Mali ang pagkaunawa ko nung ako'y born again. Ang daming maling araw, puro emosyon. No? Ang emosyon ay expression ng ating damdamin, yes. But you have to control our emotion. Hindi masamang umiyak. Pwede ka lang palaging iiyak. Baka overacting na yun. It should be a balance. We have to have emotions, siyempre. Gagalak ka, di ba? You are excited. Yung born again kasi, overacting sila eh. Palagi, oh, praise the Lord. Oh, praise the Lord. Hindi mo lang masama sa praise the Lord. Kaya lang, nag-isosobra na yon. Parang nawawalan ng kabuluhan yung pakialan ng Diyos pala, pag sinasabi natin palagi yon. We have to respect the name of the Lord. Wala na po tayo mga tanungan, mga kapatid. So, yun ang ibig sabihin ng relationship. Hindi ba? Relationship, meron kayong unawaan. You have understanding. Whatever the relationship is. Then there is openness and there is a sharing and trust. You know, a relationship. So, constant communication ay mahalaga. Yun ang sinasabi ng Biblia. So, relation. Hindi naman nila sinasabi kung paano mo gagawin. Anong klase yun? Anong paano mo gagawin yung relasyon? Wala naman silang sinasabi. Paano mo gagawin? But the Bible says, di ba? Rupert Gaspar, nasusugat po ba ang maturity ng isang Kristiyano sa kanyang ugali sa pag yes? Pag ang isang Kristiyano, pinipilit pa sumamba. O kaya pag nasa sambahan, hindi nakikinig. O kaya natutulog. That shows its level of maturity. Sabi ng mga ibang kapatid, the level of maturity. Hindi ko lang walang tama. Maturity or maturity? Titinawa mo yan sa Google. Hindi totoo yan. The level of maturity, o level ng pananampalataya ng isang Kristiyano. At tulad ng pagbibigay. Pag ang Kristiyano ay tapat na sa Panginoon, wala siyang problema sa pagbibigay. Pero pagka hindi pa niya naunawaan yan, nahihirapan siya because hindi pa niya naintindihan ang tungkol sa pagbibigay. The same with worship or assembling. Kung naintindihan mo assembly, you're excited to assemble. Because yun ay paraan mo para ikaw ay makapagpuri, lulatiin ang Diyos, i-appreciate mo ang kanyang kagandang loob at kaputihan sa atin. Yes. Yung ugali sa pagtitipo measures the level of maturity. May nagsasabi din raw kailangan na rin yun. Ang kailangan daw relasyon. Yun nga mga tao, hindi nakaintindi. When you say about religion, ang
Marami pong teoriya, pero ang religion comes from the Greek word religare. Re means again. Ligare means to bind. So religion means to rebind. In other words, ito yung nasira at dinudugtong mo. Question. Ano ba sinira ng Diyos? Ano ba sinira ng kasalanan sa atin at ang Diyos? It destroyed the relationship. Di ba? O ngayon, anong religion? The religion is the process na kung saan yung nasirang relationship is restored. It's a ministry of reconciliation. Alam niyo, yung mga born again, hindi na naiintindihan ng Biblia. Puro na lang sila emosyon, overacting, yun ang ginagawa nila eh. Hindi mo na lang naiintindihan ang sinasabi ng Biblia. If you do religion, you do it. If you have a relationship with God, you are doing religion. You are being reconciled to Diyos. Tingnan sa 2 Corinthians chapter 5. Hindi ba sinabi nito, it's ang kailang salita ay ministry of reconciliation kanya. Pinag-aralan po natin dito po. Sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17, 18, 19, 20. Sabi nito, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Now all things are of God, who has reconciled us to himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation. That is that God was in Christ reconciling the world to himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God were pleading through us. We implore you on Christ's behalf to be reconciled to God. Ano yun? But if you are being reconciled to God, you are repairing a broken relationship. That's religion. Sabihin nila, religion is something. Ano bang ginagawa nila? They are trying to repair their relationship. That is religare. That is religion. Ang reliyon na di magliligtas ay yung reliyon ginawa lang tao. That will never say. Yung reliyon nila, di magliligtas yun kasi ginawa lang tao yun. But the religion that will save is the one established by the Lord. Ang magre-repair lang sa ating relasyon sa Diyos ay ibanghelyo ng ating Panginoon. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maniligtas. That is the way to be reconciled to God. Hindi man lang ginagawa yan. Sa pananampalataya lamang tao, saan natin mababasa sa Biblia yan? These born again people do not understand the Bible. I appreciate their sincerity, yes, of course. But I do not appreciate their lack of knowledge of the Bible, their lack of right, proper understanding about what the Lord has revealed. Yun ang problema. Tingnan, may reliyon nga sa Biblia. Tingnan sa James. Ginagawa mo ito, nagre-reliyon ka, sabihin mo, hindi mahalaga. Yun ang post sa James chapter 1. May katagang reliyon sa Biblia. Siya sabihin niya, hindi mahalaga reliyon. Masaya po natin. James chapter 1. Ah, natatawa lang po, I'm not trying to ridicule. Pag sinasabi kong sila'y maling pananampalataya, I mean it. Dito yung talagang totoo. I'm not trying to ridicule. I appreciate their sincerity. Na kung minsan, mas pinakikita pa yun ang sincerity nila kahit maling pananampalataya nila kaysa sa ibang mga Kristiyano na tamang ang pananampalataya nila by seem to lack sincerity. Dito po sa James chapter 1, verse 26. If anyone among you thinks he's religious, then he's religion, di ba? And does not bridle his tongue, but deceives his own heart, this one's religion is useless. Pure and undefiled religions before God and Father is this, to visit orphans and widows in their trouble and keep oneself unspotted from the world. So, ano sinasabi, hindi mahalaga religion? Religion is important. Ang parable of sower, ito ba'y tumutuwi sa mga Kristiyano? Yes. It is true noon, true pa rin ngayon. Ang paraan ng pagkaligtasan is to sow o iasik ang salita ng Diyos. True preaching. When we sow the seed, we preach the gospel. So mahalagang mga ipangaral po natin ng Ebanghelyo. Actually, ang responsibility of preaching is not on the preacher alone. It's on everyone. Sa lahat ng Kristiyano, they have the responsibility to preach the gospel. Men and women. Yung mga babae, saka po babae.
They can't preach the gospel. They're women friends. Sa kailang mga anak. O kumisa, sa kailang mga asawa. The men can preach to everyone. So, men and women, they have the responsibility to preach the gospel. That's the parable of the sower. Totoo pa rin yan. May mga walang pakilam. Yan ang nahuhuli sa tabi ng daan. Yan namang mahinang pananampalataya. Hindi umusbong. Yung pwede na sumamba, yung parang sumamba, yan ang nahulog sa batuhan. Pagkatapos si Kathleen, nahulog sa mga tinikan, yan ang Kristiyano na naahati ang kanyang kaisipan sa mga bagay na sanglibutan ito at sa kanyang pananampalataya. Hindi siya 100% sa kanyang attention sa salita ng Diyos o sa kanyang pananampalataya. Yung mabuting lupa, yan ang dapat ng Kristiyano. Dapat sana panalangin natin na doon tayo mabuting lupa. Na po ba tayong tanong, mga patay? Pero po, yung mga tanong na yan, when we answer from the Word of God, that's very enjoyable. We enjoy when pagtaksalita ng Diyos ay naipapangaral. We should enjoy that. If you are a preacher, you should enjoy preaching it. If you're not a preacher, you should enjoy listening to it. Pagka wala tayong pagnanasa makinig sa Ebanghelyo, look na, si Kristiyano tayo. Ayaw natin kumain ng pagkain ng ating kaluluwa. Hiyo ba? So, maraming salamat sa inyo, mga kapatid. At ito naman po isang, basta nangaral po tayo. Basta pinangaral natin ang Ebanghelyo, that's already a victory. Tandaan natin yan. Victory. If you preach the gospel, if you have the opportunity to preach the gospel, and you preach the gospel, that is already a victory. Dahil ang binhi ay naipunlana sa puso ng nakinig. So maraming salamat mga patib. Ito po ang ating closing song. Holy ground, we're standing on holy ground. For the Lord is present and where is holy ground. We're standing on.
God is holy. Kaya pag tayo marap sa Diyos sa panalangin, we are standing on holy ground. Mayroon pa parable na tanong kay Old John Ocampo. Ito po yung anak ni Brother Jojo, Sister Mokmok. Dito po sa UAE, mayroon pong mga aral ng mga babae. Paano po yung mga nakikinig sa kanila? Hindi po ba walang babae na nangaral? Hindi ka dapat pagsama doon. When you join a group, or not, hindi sila sumusunod sa kalooban ng Panginoon, ikaw ay makikisama sa kailang kasalanan. Dito po sa, inalis ko pa naman, ibalik ko po yung Biblia ano po, para mabasa na sa Tagalog. Kasi, pagkangat hindi po balik yung aking salamin, hindi ko mababasa yung aking Bibliang Tagalog. Kaya dito lang po sa internet muna. Dito po sa 1 John, hindi ko po alam kung napag-aralan po natin yung tungkol sa mga babae ng sasalita. Alam mo, napag-aralan po natin dito sa 2 John, 1 John. Dito po sa 9 to 11, masayin natin, ano? Ang sino mang lumalampas at di na nanatili sa araw ng Kristo ay hindi kinaroon ng Diyos. Ang nanatili sa araw ay kinaroon ng Ama at gayon din ng Anak. Kung sa inyo'y dumating ang sino man at hindi dalang araw na ito, huwag niyo tanggapin sa inyong bahay at huwag niyo siyang batiin sapagkat ang bumabati sa kanya ay nakikibahagi sa kanyang masamang gawa. So hindi tayo dapat, kung isang grupo ng mga sumasambay may nagsasalitang babae, they are not following Christ. Bawal yun eh. So, hindi tayo dapat mag-attend sa gano'n. Pag pumunta ka doon, masasama ka doon sa pagkakamaling kailang ginagawa because you are agreeing, pumunta ka eh. Hindi ako pumunta sa gano'n. Anything, any group na na may maling ginagawa di sumusunod sa salita ng Diyos, I'll never attend. Doon lamang po sa talagang sumusunod sa salita ng Diyos, doon tayo magsama. The faithful sound, churches of Christ. Salamat, all dyan, sa iyong tanong. Pahabol yun, ha? So, mamaya po, mamayang gabi, Isaiah 15:16, judgment against Moab. Alam nyo, interesting po itong Moab. Ang Moab po sa kasalukuyang panahon ay nasa lupay po ng Jordan, ang bansang Jordan. Yun po yung katabi ng bansang Israel ngayon, Moab. So, ito po ang ating pangangaral po sa hapang ito, tayo po yung manalangin. Ang mabanal, kayo po ay nagpapasalamat palagi sa inyo. Kinikilala po namin ang inyong mga kabutihan, inyong pagmamahal at pag-ingat po sa amin. Pinapasalamat namin talaga ang inyong pagbibigay ng pagkakataon sa pamamagitan ng Ebanghelyo na kami magkaroon ng karapatan at maging inyong mga anak. At ikaw ay aming maging ama. Pinapalangin namin naman na sana ay palagi kaming nakikipag-usap sa inyo, Ama, sa pamamagitan ng panalangin. At palagi na ibasahin ang iyong salita sapagkat doon ang paraan ay kinakikipag-usap sa amin. Upang mapangalagaan po namin ng aming relasyon sa inyo bilang aming Ama. Tulungan niyo kami sa bawat pagkakataon, patawarin niyo ang mga kasalanan, ingatan niyo kami sa lahat ng panganib. At ang mga bagay na tayo may hiningi, dakilang pangalan ko sa Kristo. Amen. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Mamaya, magsama-sama lang po tayo sa ating 8 o'clock habit. Maraming salamat mga kapatid. At stay safe.